September na naman, so naglabasan na ulit yung mga leading at expensive action camera na hindi naman afford ng karamihan. At mga katulad kong buhay daga. Yes, I'm talking about GoPros, DJI action camera, at Insta360. Pero sa video na ito, titignan natin ang isa sa mga pwede mong alternatives na mas mura at hindi nakakabutas bulsa, na magagamit mo din sa bike vlog, moto vlog, or normal vlogging. Pwede ding dashcam sa kotse, or kahit sa daily bike commute mo. Ito ang Akaso Brave 7 2022 updated version. So kung bago ka sa channel ko, subscribe ka muna. Maraming nanonood na di nakasubscribe. Sayang naman kung hindi mo makikita yung mga latest uploads natin na paparating. Click the subscribe button, tsaka yung notification bell para masaya. Sabi ko nga, Akaso Brave 7 updated version. Updated version kasi mas in-improve na nila yung quality ng Brave 7 na ito kumpara dun sa dati. Malalaman natin yan later kung ano yun. Ikukumpara na rin natin sa ibang action camera na meron ako dito, like yung Akaso B50 Pro at yung GoPro Hero 5 ko. Simulan natin sa unboxing. Gusto kasi ng mga viewers itong unboxing, so gawin na natin. So ito yung box, sobrang simple lang. Konting feature sa harap, sa gilid pinapakita na may remote siya na kasama sa package. Available din yung app sa iOS at Android. Sa likod, mga social media ng Akaso na pwede nyo i-follow. And then, yung list ng mga accessories sa loob na makikita natin now na. So, buksan lang sa ilalim at mahatak mo na yung mga laman. Napakadami. Sulit ka na sa accessories pa lang. Ang dami ko nang ang ganito eh. Simulan natin sa quick start guide na wala namang nagbabasa dahil ang mga Pinoy tamad magbasa. Nakalagay na nga yung presyo, how much pa rin. Mounting strap at velcro. Hindi ko alam kung saan mo gagamitin ito pero malamang may gamit yan at magagamit mo yan sa future. Zip ties, metal harness na pang secure na action camera, microfiber cloth, at extra adhesive. Strap para sa remote, USB cable for charging, walang kasamang power brick ito pero malamang meron ka na nun kasi may cellphone ka. Handlebar attachment, iba-ibang klaseng extension mounts, quick release mounts, thumb screw wrench, at quick release plate na hindi kubet. At itong remote na may USB charging at built-in batteries. Amazeballs! Diyan mo ngayon gagamitin yung strap na ito, charger dock, at yung dalawang 1,350 mAh na batteries. At syempre, yung camera itself. Meron na palang kasama itong skeleton case na parang sa GoPro. So check natin yung mismong camera. Appearance at build quality muna tayo. Sa appearance, mukha siyang DJI action cam kasi bilog yung lente. Yung kabuuan niya is made out of plastic, mukhang durable naman yung pinaka-plastic nito. Solid naman yung build quality, yung screen niya decent size naman. Yung mga door flaps, okay lang naman pero sana pwedeng bumili niyan in case na masira to. Walang quarter mount sa ilalim, tulad nung sa B50 Pro. So wala kang choice kundi gamitin yung skeleton case na pinrovide ni Akaso. Power button at record button sa taas, katabi ang LED indicator, nandyan din yung Wi-Fi LED indicator para malaman mo kung connected ka ba sa phone mo. Nandyan din yung mic sa tabi niyan. Sa gilid, may up and down button keys and another mic. Sa kabilang side, yung speaker grill at yung USB Type-C port at micro SD card slot flap. At sa harap, syempre, yung lens na 170-degree view angle at yung front screen. Pwede mong tanggalin yung lens cover. Siguro pwede mong palitan yan if ever magbibenta si Akaso niyan. Or mga ND filters. Overall dimension niya ay 65.6mm x 45.25mm x 25.4mm. Sinukat ko talaga pati yung mga point. Pag tinabi natin siya sa B50 Pro, mas malaki siya at mas beefy. Mas malaki din siya sa Hero 5 ko. Feeling ko itong Brave 7, singlaki ito ng mga Hero 9 at Hero 10 na GoPros. Ganito itsura niyan sa skeleton case. So may mga access holes yan para sa mga mics, buttons, at card slot. Para pwede ka ding mag-charge while riding. Hindi na rin kailangan ng dive case ito. Gawa ng waterproof na itong Brave 7 na rated na IPX8. Yung mga ganyan, tinitesting natin yan. Solo blue ban time! Hindi naman nasisira yung camera habang nasa tubig, so goods yan. Booting time, it's a good 3 seconds, ganun kabilis pag binuksan mo ang camera. Menu navigation, you can swipe left to change the mode, stills camera to video camera, vice versa. Swipe down para sa lock at power off,
Swipe up naman para sa menu para ma-change mo yung resolution tsaka yung exposure meter settings. Yung play button, obviously, pag pinindot mo yan, pupunta ka sa album. Yung lower middle part, pag pinindot mo yan, quick access menu yan ng iba-ibang mode ng video at stills. Yung gear button sa lower right is the settings button. Sa loob, may camera settings at overall settings. Sa camera settings, may resolution, image stabilization, video encode para sa codec na gagamitin mo, iba't ibang settings for time-lapse, at iba pang settings for camera like exposure value, white balance, meter, etc. etc. Overall settings naman, voice control, sound settings, distortion calibration, angle, diving mode, remote control, windows reduction, ISO, at marami pang iba. Nandyan lahat yan sa overall settings. Kung gusto nyo ng mas malalim na explanation ng mga settings, may video ko ng B50 Pro, lalagay ko dyan sa cards or sa description. Kasi, basically, same lang naman yung mga function nyan, na i-inexplain ko ng mas maayos sa video na yon. Napansin ko habang ninanavigate ko yung GUI or yung menus ng Brave 7, yung touch response niya maayos. Mas responsive kesa sa B50 Pro ko. Actually, pwede na ngang sumabay sa GoPro yung touch response niya. So, touch response is okay. Pag-usapan natin yung mga main features nitong Brave 7. Pero bago yan, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician at cyclist na gumagawa ng high-quality bike-related videos. So kung nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo ang mag-subscribe at iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay ang taga ng kapitbahay. At sa inyong bahay, iraratay! So yung mga main features ng Brave 7. May remote ito. So pwede mong makontrol yung Brave 7 gamit ang remote na ito na kasama sa package. Pwede kang mag-switch to photo or video mode gamit ang button na ito. Kinagandahan nga nito, makikita mo kung nagre-record ka na sa remote. So, kung nagbi-blink yan, meaning nagre-record ang camera. Pwede mo din gamitin ito sa stills photo. May voice command din itong Brave 7 gamit ang mga katagang ito. Akaso, video start. Akaso, stop video. Akaso, take a photo. Akaso, power off. Amazing, di ba? Parang GoPro na rin. Pwede mo ding i-connect yung camera sa phone mo para makontrol ito at ma-download ang mga footages at images. Ang isa sa mga gusto kong features ng Brave 7 ay yung front-facing screen niya. Para ma-access mo ito, i-hold mo lang yung down button, tapos makikita mo na yung sarili mo in selfie mode. Hindi na hula-hula yung angle mo pag ganyan. Hindi mo nga lang pwedeng pagsabayin yung harap at likod na screen. Kailangan mo lang mamili kung anong gagamitin mo. Pag-usapan naman natin yung image quality. Simulan natin sa mga resolution na kayang ishoot ng camera. Sa video, meron tayong 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080 60 frames per second, 1080p 30fps, 720, 120, 60 at 30fps. Sa stills naman, 20 megapixel pababa hanggang 5 megapixel ang meron. Siyempre, kung gagamitin mo ito for stills camera, always shoot at the highest setting. So 20 megapixel dapat para mas maganda yung image. Ito yung test ng video quality na kinumpara na rin natin sa Akaso B50 Pro. 4K, 30p, Akaso Brave 7 and Akaso B50 Pro. So yan ang itsura niyan. Sa 4K, smooth naman yung video. Okay din naman yung image quality compared sa V50 Pro. Hindi sila nalalayo. 2.7K. Yung Akaso Brave 7, smooth din ang video. Maganda din yung image quality. Yung V50 Pro, medyo nag-struggle siya sa 2.7K. Hindi ko alam kung bakit, pero medyo jitter siya. Pero yung Brave 7, smooth na smooth. And also, mas magaling mag-conserve ng highlights yung Brave 7 kasi hindi niya masyadong ino-overexpose yung mga highlights. Ibig sabihin, mas magaling yung metering ng Brave 7 kaysa dun sa B50 Pro. Sa 1080 naman, smooth din. Mas soft nga lang yung image kumpara sa dalawang naunang resolution. Konti lang naman yun. Yung Akaso B50 Pro, smooth na ulit yung video. Weird talaga yung 2.7K dun sa Akaso V50 Pro eh. Pero sa lahat ng resolution, yung Brave 7, smooth lahat. Walang paltos. Hindi ko na tinest yung 720p. Please, wag na kayong mag-shoot sa 720p, parang awa nyo na. Ito pala yung itsura nyan pag hawak mo while riding.
medyo tight, pero pwede na. Stabilization test, ganito yan pag naka-off. Mas wide ang field of view, pero syempre maalog yan at jitter yung video. Ito naman yung stabilization on. Medyo nagka-crop yung image, pero smooth naman yung video at hindi nakakahilo. Another image test at stabilization comparison. Kung titignan mo, smooth naman parehas. Pero mas smooth si Brave 7. May konting jitter kasi si V50 Pro eh. Brave 7, mabilis din mag-adjust ng auto exposure niya. Normal vlogging, ganyan ang itsura niyan. Arms length. Maiksi lang yung arms ko, kaya medyo tight. Claim nila, nasa 110 minutes per battery sa 4K ang itatagal nito. Pero sa tingin ko, mga 1 hour and 30 minutes lang. Depende sa conditions. Dalawa naman yung battery niyan, so may panghalili ka. Ito nga pala yung mga sample ng 20 megapixel still photos na galing sa Brave 7. Okay naman din. Maganda naman ang image quality. Mas wide yung field of view niya sa photo kasi walang image stabilization na need mag-crop. Kaya ganun. Okay din naman yung color rendition. Sharp din naman ang image. No edit, straight from the camera yan. Akaso Brave 7 versus GoPro Hero 5 with Real Steady Go. Akaso Brave 7 versus GoPro Hero 5 with Real Steady Go. So yan ang difference niyan. Makikita natin na mas wide field of view ng GoPro. Sila naman talaga ang nagsimula ng ganyang field of view. Yung Akaso, on the other hand, mas tight siya kasi kailangan niyang mag-crop para sa stabilization. Sa stabilization wise, kaya naman makipagsabayan ni Akaso. Though, yung GoPro ko, ginamitan ko ng Real Steady Go, so medyo may daya. Pero on my experience, yung Hero 5 Go, pag standalone stabilization lang ang gagamitin niya, hindi maganda. And Real Steady Go software cost me 5,000 pesos. Presyo na ng action cam yun. So low light, syempre kahit ano namang action camera, pag low light, pangit yung image quality. So there's that. Sabi ko nga kanina, upgraded version itong Brave 7 na ito. Kasi yung unang Brave 7, medyo pangit yung audio quality. Kilala nyo naman ako pagdating sa audio quality. Importante sa akin yan. So tinest natin yung audio quality compare sa dedicated audio recorder na ginagamit ko. So ito. Ititest ngayon natin ngayon yung sound sa medyo busy street. Tingnan natin kung anong quality ng audio. Medyo marami sasakyan kaya magandang itest kung malinaw yung audio. So yan, meron akong mic na laging dala sa vlogging. So ito yon, ito ngayon yung audio na yon. Tapos i-compare natin dito sa Akaso Brave 7 audio. Ito naman ngayon yung Akaso Brave 7 audio, kung maayos ba. Medyo malakas yung hangin. Malalaman natin kung okay ba yung audio itong Brave 7. Compare dito sa standalone recorder ko. Ayan, ito ngayon yung standalone recorder ko. Tingnan natin yung quality. Kung anong difference ba ng audio nila. In fairness, okay na yung audio quality. It's not the best, but it's good. Actually, mas okay pa nga ito sa audio quality ng Hero 5 ko eh. May lapel nga pala na sinama si Akaso, pero don't bother with this one. Masyadong tinny yung sound. Mas okay pa yung onboard mic ng camera. At ang mas okay ay gumamit ka na lang nitong wind foam na available din naman kay Akaso para ma-minimize mo yung wind noise habang nagra-ride ka. So dahil sa audio quality na update na ginawa ni Akaso, nire-recommend ko na itong camera na ito. Kasi syempre, kung maganda nga yung video tapos hindi naman maganda yung audio, hindi din okay. Pero itong Brave 7 na updated version, okay yung image quality at okay na rin kahit papaano yung audio. So I might use this one for a B-cam sa ride. Astig din eh. Anyway, ililink ko lahat ng items na nasa video na ito sa description para makita mo na rin yung price. Huwag mo nang itanong kung magkano, i-click mo na lang yung link sa description kasi paiba-iba ang price niyan depende sa palitan ng dulyat. Tsaka minsan may sale, kaya mas mababa yung presyo. So head down sa description to see the links and the details. Nasa description din pala yung link ng Facebook at Instagram ko. Follow nyo ako dyan. Ilalagay ko na rin yung Strava link ko sa description. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga darating na videos kaya nito. So ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bait ng babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam. Fairness ha, ganda ng build quality, ganda. Gagamitin ko to.